Ala, kumusta na ga? Kita na. Parni na. Pagkakaganda ng bayang aray. Kapag sinabing Batangas, ang madalas na pumapasok sa isip natin, Kapeng Barako, Lomi, Taal Volcano, at nagaganda ang mga beach. Pero ibang mukha ng probinsyang ito ang madidiskubre ko. At ang makakasama nyo sa adventure, walang iba kundi ang lakwatserong gwapo, J.R. Silla po. Ang aking first destination. Ang resort na ito sa Mabini, Batangas na may kakaibang underwater gimmick. Ang Manta Ray Diving. Pero hindi kayo makakita ng manta ray sa activity na to, ha? Tinawag itong manta ray diving dahil kahugis ng pectoral fin o yung parang pakpak na manta ray ang kinakapitang board. Kapag sakay ka nito habang hinihilan ng jet ski, makikita mo ang life under the sea. Safe naman daw ito dahil matibay ang board na gawa sa fiberglass. At ang good news, pwedeng-pwede raw itong subukan ng mga hindi marunong lumangoy at mag-dive. Tamang-tama para sa adventure seekers like me. Yeah, mga ka-good news, nandito tayo ngayon sa Mabini, Batangas at syempre, itatry natin yung manta ray diving. Syempre, bago lahat, pakilala muna natin si Kuya Alfredo. Kuya, paano ba 'to gamitin? Itong, pag gusto mo baba, baba lang, baba. Pag gusto baba, gaganan ko lang po. Baba lang. Talaga. Pag gusto mo angat, taas mo lang. Oh, strip na kamay mo. Tapos paa mo huwag nipadyak. Pag may problema naman, hindi mispatter ka, may kamay lang kamay mo. Ako. Ready na ako. This is it, pansit! Excited na ako itry itong manta ray diving and syempre kailangan natin ng goggles para makita natin mga fish, corals at saka yung iba pang mga nasa ilalim ng tubig syempre. Kaya samahan niyo na ako. Let's go! Kung first timer kayo tulad ko, mawawala ang kaba nyo kapag nakita nyo na ang ilalim ng dagat. Parang lumilipad sa tubig ang pakiramdam sa manta ray diving. Nakakawala ng stress. Woo! Harap! And mahirap lang kasi yung pressure ng tubig syempre. Nararamdaman mo and yung bilis ng jet ski nandun din. Pero doon sa ilalim pag bumaba ka ng ride ba, makikita mo lahat ng mga kakaibang isda dito, pati ibang corals. Pero kakaibang experience itong manta ray diving and sana matry nyo mga kapuso. 500 pesos ang bayad sa manta ray diving for the first 15 minutes. Additional 50 pesos naman per 5 minutes extension. Kung nabitin sa adventure, subukan ng advanced manta ray diving. Dito, paikot-ikot kayo sa ilalim ng dagat. Posible ito dahil hiwalay na makokontrol ang kaliwa at kanang bahagi ng board. Astig, di ba? Marami pupunta dito dahil marami kami rides. Kaya bumabalik-balik sila dahil gustong-gusto nila na nagmamantaray. At saka isa pa, kami lang ang meron dito ng mantaray na ganun. 200 pesos per person ang entrance fee para sa day tour. At kung gusto nyo mag-overnight, 2,500 to 3,500 pesos naman ang kanila mga accommodation. Good for 2 to 4 persons na ito at may kasama na ring breakfast. Para pumunta rito, sumakay lang ng bus na biyaing Batangas sa Cubao Bus Terminal, bumaba sa Batangas Grand Terminal at sumakay ng jeep sa biyaing Mabini, Anilao. Bumaba sa Anilao Port at sumakay ng tricycle papunta sa resort. Wala pang 4 na oras ang biyahe. Ang total na magagastos sa pamasahe, 305 pesos. Para naman sa nature tripping, bisitahin natin ang farm na ito sa San Jose, Batangas. Sari-sari mga bulaklak, halaman at prutas ang makikita rito. Kabilang na ang calabash na sinasabing miracle fruit. Vanilla beans na pangalawa sa pinakamahal na spice sa buong mundo. At native cucumber na super liit na uri ng pipino. Meron din mga gulay gaya ng lettuce, pechay at leeks. At syempre, mga bubuyog o bees. Isang apiary o bee farm din kasi ang mahigit sa isang ektaryang lupain nito. Nagsimula ito nang dahil sa matinding pangangailangan. Nung nagkasakit yung anak namin, nagkaroon siya ng skin asthma, doon namin na-realize na lahat ng kakainin niya, dapat alam namin kung paano siya pinalaki or paano siya tinanim. Ang Milea Bee Farm po ay nag-aalaga ng mga bees at nagtuturo sa mga farmers kung paano gamitin ang bees para mas umunlad yung kanilang pag-aani pagtataas ng kanilang crop production.
Dito, nag-aalaga sila ng Philippine native stingless bees at Italian o European honey bees. Para sulit ang biyahe ko, kailangan kong maka-face to face ang mga bubuyog. Yes, syempre before tayo pumasok sa bee farm, kailangan natin magsuot ng veil para hindi masting yung mukha natin. And yan, excited na ako ma-encounter yung mga bee. And medyo kinakabahan ako pero sana walang kumagat sa akin. Okay. Let's go! Eto Jay, ang tawag natin dito ay top bar hive. So ito yung pinaka-natural way of beekeeping. Talagang lahat gagawin ng bees from scratch. Ito, magsisimula siya ganito lang. Ganito lang po? Bar lang talaga siya. Tapos i-build up ng bees lahat yon. So merong bees na pag tama na siya sa edad, siya na yung gagawa ng comb. So titingnan natin kung ano itsura ng comb. Paano mangyayari yun? Yan. So, yan. Wow! So, ito po, gawa po ito ng bees? Yes, gawa ng bees yan. From scratch nila ginawa. And then, ito naman, pag ito yung tutunawin natin, ang resulta nito, ito yung beeswax. So, yung beeswax, yun na naman yung ingredient natin para magkaroon tayo ng lipstick, ng lip balm, ng hair perfume. So, meron din po siyang ano, nagagamit din po siya, hindi lang po yung honey. Aha. Ito ang honey straight from the comb. Yan. Tamis? Yes. Sarap? Tikim tayo ng iba. Sorry guys. Kung mapapansin mo, ay iba nga. Iba sa tamis po to. Bawat comb, nag-iiba yung kulay, nag-iiba rin yung lasa. Kasi ibig lang sabihin, nung panahon na hinanda nila to o ginawa nila to, iba yung flowers na available sa labas. So kahit na isang grupo ng bees sa isang location, bawat harvest natin, imposible na makukuha natin yung kapareho nung nauna. Nalasa. Laging kasi po iba yung flowers. Oo. Ipat ibang klase ng honey ang mabibili dito sa farm. Meron mula sa stingless bee na pinaghalong tamis at asim ang lasa. Acacia honey, na puno ng akasya ang nectar source. At multifloral honey na binuo ng nectar mula sa iba't ibang bulaklak. Ang lahat ng mga ito, puro at natural. Natural sweetener ang honey, kaya hindi ito agad nakakapagpataas ng blood sugar level kumpara sa asukal. Nagbibigay pa ito ng energy at pwedeng i-store ng matagal na hindi napapanis. 200 pesos kada tao ang entrance fee. May kasama na itong farm tour at beekeeping orientation. Kasali na rin dito ang merienda na may kasamang bottomless drinks. Yan mga kapuso, kapag nagpunta kayo dito sa Milea Bee Farm, ito yung kasama na merienda sa package nyo. Kaya tikman na natin. Okay. Ito yung suman. Siyempre kapag suman, masarap to kapag may latik. At alam nyo ba kung bakit masarap yung latik nila? Dahil gawa to sa honey. Tikman na natin ito suman nila. Sarap. Yun lang siya masarap dahil lasang-lasa mo yung honey doon sa latik nila. And isa rin sa nagpasarap dito yung toppings nila na made from niyog. Kaya sobrang sarap. Yan. Tingnan natin ito, passion fruit. Tamis. Matamis siya. And anilagay din nila dito yung honey na galing sa bee. Kaya lalo nagpasarap. Available din sa farm ang all-natural cosmetics at skincare products na gawa sa mga produkto ng farm. Ang price range, 50 pesos hanggang 875 pesos. Mabibili rin dito ang NatuWrap na isang washable, reusable at biodegradable cloth wrap na gawa sa beeswax. Natural alternative daw ito sa plastic wrap at tumutulong sa pag-preserve ng pagkain. Pwedeng bumisita sa farm mula Lunes hanggang Linggo. Kailangan lang magpa-reserve bago pumunta. Para makarating dito, sumakay lang ng bus na biyaheng Lemery sa Buendia Bus Terminal. Bumaba sa pinagtungulan sa Lipa at sumakay ng tricycle papuntang Bee Farm. 187 pesos ang total na magagastos sa pamasahe. At syempre, hindi kumpleto ang Batangas trip kung hindi titikman ang local delicacies. Dito sa Padre Garcia, dinarayo ang kainang ito na 12 years na naghahain ng iba't ibang lutuin ng paboritong karne ng mga Batanggenyo, ang kambing. Ang aming kinakatay dito ay barakong kambing. Binabalik-balikan ang aming kambingan dahil sabi nga nila ay ito ay
masarap, kaiba. Dahil kita nila na purong kambing, walang halong ibang karne. Mula sa B Farm, sumakay lang ng jeep papuntang Lipa. Bumaba sa Ayala Highway at sumakay ng jeep na biyaheng Rosario, San Juan o Chaong. 31 pesos lang ang pamasahe at mararating na ito sa loob ng isang oras. Ang patok na patok daw sa kanilang mga parokyano, ang kalderetang kambing. Sa katunayan, umaabot raw sa 20 kilong kalderetang kambing ang niluluto nila araw-araw. Para gawin ito, inihalo ang butter sa mantika. Dito iginisa ang bawang at sibuyas. Dinagdagan ng toyo at kaunting asin. Linagyan ng dahon ng laurel na pampabango. Inihalo ang ketchup at tomato sauce na magbibigay ng asim at tamis sa kaldereta. Idinagdag ang karne ng kambing. Hinaluan ng keso at paminta. Dinagdagan ng kaunting asukal at tubig para magkaroon ng sauce. Inihalo ang beans at katas ng kalamansi. Pagkatapos ng 2 oras, ito na ang malambot at malasang kaldereta. Yeah, mga kapuso, kung naghahanap kayo ng kick sa inyong Batangas getaway, syempre hindi nyo pwedeng hindi tikman ang kanilang specialty, ang kambing! Yame! Kaya kakain tayo ng kambing ngayon. And ang una nating titikman ay ang kanilang sinampalukang kambing. Para lang beef yung texture niya. Pero meron siyang ibang lasa eh. Pero masarap din. Hindi mo makakalain na kambing pala to. Next natin ang adobong kambing. Siyempre naman tayong Pilip, once na adobo. Kahit anong adobo yung kakainin natin. Pero kambing? Woo! Kambing to. Ito naman para siyang pork. Huh? Oh. Adobong adobo. Pero medyo maanghang siya. And ito, curious ako dito eh. Ito yung tinatawag nila na sampeni. Ang ingredients nito ay laman loob at balat ng kambing. Medyo matamis at maanghang siya. Sarap! Masarap itong kainin kapag ano, mga magkakatropa. Yan. And syempre, save the best for last. Ang pinaka-dinadayo daw nila dito ay ang kanilang kalderetang kambing! Yung kalderetang kambing nila, hindi naman nalalayo doon sa beef kaldereta na nakakain natin. Yun nga lang, mas malambot at mas malasa. At saka, mas mabuto siya. Ay, napakasarap! Kumain na kayo din eh! Mula 70 hanggang 80 pesos ang presyo ng kambing specialties dito. Sulit na para sa mga biyahero o na budget. Kaya kung quick weekend getaway na swak sa budget ang hanap, huwag na magpakalayo pa. Kung minsan ang makapagpapasaya sa'yo, nasa tabi-tabi lang pala. Nax, humugot pa. Dito sa Batangas, mapapaala-e kasasaya.